Hello, welcome back sa channel ko, Masters Joe Vlog, Masters in Self-Study. Just Ordinary Enthusiast. So, ito talaga yung vlog ko tungkol sa bridge type rectifier diode, ayan, full wave. So, ito yung bridge natin na pabilog, ayan. Balik-balik na rin ko para makita nyo. So, i-drawing ko na lang na malaki. So, ito yung bilog. Hop, sana bilog. Tapos meron siya rito, apat na terminal. Yan. Merong positive. Merong negative. Tapos may AC. Yan. Sa loob ng symbol na yan, meron siyang apat na diode. I-drawing ko yung symbol niya na lang. Yan ang symbol nitong diode na to. Kapag discrete pa yung diode nyo, meron kayong apat na diode. So ito yung anode. Ito yung cathode. Cathode din yan. Ito yung anode. Ito yung cathode. Ito yung anode. Anode. Cathode. So sa AC, meron siyang magkasulungat na anode at cathode. Ayun, anode at cathode. Dito, anode at cathode din. Sa cathode, meron siyang positive. At dito sa anode, meron siyang negative. Ganyan siya pag naka-discrete. Cathode, anode. Yan. So pag susundin mo yung discrete na component, yung paghiwa-hiwalayin mo yung laman nito, ang makikita mo rin ganyan yung style. Meron pa siyang ano dito na ito, anode. Yung anode natin is positive. Positive, negative. Ito yung negative, ha? Sa diode. Ito'y positive. Ito negative. Ito negative. Ito positive. Negative. Kapag discrete ang component niya, hiwa-hiwalay, apat na diode ang kailangan mo. No, hindi pa yan. Hindi pa isang circuit. Pag sinabing isang circuit, isang buong circuit na to, ganyan. So naka-discrete pa lang siya. Pero pag ginawa mo ng isang diode, mawawala na yung symbol nito. Itong bawat terminal na yan. Yung negative na yan. Pag linagay mo na sa isang circuit, ayan, sa isang block, magkakaroon na lang siya ng positive, negative, AC symbol, saka AC symbol. Pero sa loob niya, meron siyang anode, positive, negative. So ang tanong, bakit naging positive yan, tsaka ito ng negative? Samantalang sa loob, yung nakalagay negative, at doon sa cathode niya is negative. So ganito yan. Ito kasi yung pumapasok dito sa AC niya, ito ang pinaka-input niya, ito ang in niya, tapos itong AC din, in din ito. Ito ang out niya. O, ito out dito.
Ito yung inang AC. So ang kinuha niya lang, kung nagkaroon ka ng positive dito, ang papasok dito positive, lalabas dito sa cathode is positive, kaya nagkaroon siya ng positive. Kaya kinuha yung pinaka voltage na lang, sign ng voltage, kinuha ang positive. Dito naman, kung nagkaroon ka ng negative, ang negative mo dito dadaan, ayan. Mag-iin yung negative dito, ganyan. Tapos mag-out ng positive. Ay, negative. Kung bubuhayin mo ang circuit na yan, yan, ang takbo ng circuit niya is ganito. Mula positive, papasok dyan. Yan. Ito yung flow ng current natin. Dito. Yan, isang circuit na yan. Yan ang flow ng current. Positive, go, tapos pasok sa diode. Sa anode, labas sa cathode. Ayun. Tapos, dito, tatakbo sa resistor, sa load nito. Kung ano man magiging load mo. Yan. So, ito, positive. So, kung gagamitin mo rito is battery muna, pang samantala, battery muna. Kung battery yan. Ganyan at ako, positive. Maglulup yan. Ganyan. So, kung babaliktarin natin ang sign nito, ang magiging takbo ng positive niya, baliktarin natin negative. Ayan, babaliktarin natin ha. Ayan, magulo pa. So kung magkakaroon ka rito ng negative siya, ito positive. Ito positive, ito magiging negative. Ang takbo niya dito. Dito ang takbo ng positive. Oh. Ito. Ayan. Dito sa kabilang diode. Ayan ang takbo. Kaya ito nagkaroon ng sign ng positive. Kasi lahat ng positive dito lalabas sa taas. Ayan ang negative, ang positive niya. Then, takbo ulit dito. Sa line na to, dito ko nilalagay. Para hindi magala. Ito ang takbo. So, ayan. Dito ang positive. So, ganyan ang takbo niya. Kaya ang nagkaroon siya ng positive symbol doon. Sa bridge yan ha. Sa bridge rectifier na. Eh, atas natin para kita. Di pala nagkasya kanina. Okay, yan na. Ngayon, kung AC ang tumatakbo dito, papalitan mo to ng AC. Magkakaroon ka ng AC dito. Ito yung positive phase ng AC. Then, ito yung half cycle, yung negative side ng AC nga. Kapag ka yung positive, ibig sabihin ng AC, alternating current. Every 1 seconds, meron siyang 60 na isang buong ganito. 60 cycle. Nagpapalitan ng positive at negative. Pagka positive dito magkakaroon ng positive. Yan, takbo dito. Lakong kulay na.
Ayan. Pabarahin ko muna to. So, ito yung negative niya. Pag naka-positive yung cycle niya, nung AC, pumapasok dito is positive. Positive na cycle ito. Papasok dito, lalabas dito sa kabila yung positive half cycle. Dito yan. Dito sa terminal na to. Tapos ang reference niya itong kabila. Okay, pagka dito naman sa kabila ang nagkaroon ng positive, pag ito naman nagkaroon ng positive, dito naman tatakbo ang positive. Ang out pa rin niya is dito, sa taas, positive pa rin. Kaya ang labas ng pulsating DC. So yan ang rason kung bakit may positive sa cathode. Ang kinuha lang yung output na DC. Tapos ito AC, AC. Ang diode meron siyang dalawang terminal. Isang anode, isang cathode. Positive, negative. Kung maglalagay tayo ng, kung gagawa tayo ng isang full circuit na ganyan, ang dapat sa kanya is positive nito, tsaka negative dito. Ganyan. Para matawag mong forward biasing, meron ka dapat dito masusukat na dito. Forward drop voltage. So forward drop voltage. 0.7 volts. Diyan. Ito yung negative. Forward bias ang tawag diyan. Ngayon, kapag binaliktad mo yung battery, yan, ito na. Reverse bias na siya. Reverse biasing na kasi ito yung positive na pupunta ron. Baliktad na dito sa diode niya. Mawawala na yung 0.7 volts na to. Reverse na siya kasi ang magiging masusukat mo na siya is negative. Negative ko ano man supply nito. Halimbawa kung 1.5 volts to, magkakaroon 1.5 volts negative dito. Ayan. Sa pagitan nito. Bakit nasulat ko sila? Negative na yan, 1.5. Pero dito, pag linagyan mong ganito, pag ginawa mong forward bias voltage, ginawa mo rito positive. Kung may 1.5 volts ka rito na voltahe, meron ka rito 0.7 volts. Yan. Pero hindi mangyayari yun na 0.7 volts. Ito, mag-drop siya. Magiging 0.7 volts din yan. Kaya lang, magkakaroon na ng sira yan. Itong battery o kaya itong diode. Kapag malatas ang amperahe nito, masisira itong. Okay. Pagka naman, kapag naman mataas ang amperahe ng battery, masisira yung diode. Pag mataas ang mano nito, ito masisira. Baliktaran. So, gagawin niyan, magkakaroon ka ng load dito. Para magkaroon ng ma-absorb yung sobrang boltahe nito. Diba, 1.5 volts. Mula rito, may masusukat kang 1.5 volts dito. Pa dito.
Pagdating dito, yung 1.5, mababawasan niya ng 0.7. Wala rito. 0.8. Ito ang RAP, yung forward bias voltage niya. Drop voltage. Pag pinaliktad mo to, ito yung positive, ito yung negative. Reverse bias na siya kasi yan ang negative niya. Hindi mo na marireading yung 0.7 dyan. Marireading mo sa kanya is 1.5. Dito. Tataas yan kasi hindi na naka-forward bias yan. Naka-reverse bias na. Ito, mawawala na to. Okay. Huwag tayo mapupunta lahat doon. Para kang walang pyesa dyan. Open. Pag pa ganyan, naka-close circuit. Meron kang 0.7 volts. Okay? Huwag kalimutan. Subscribe.